What's up, guys? How's everything in your lives? And if you asked about me, well, everything's okay, even if it's not okay. In today's video, we're doing a grocery shopping in Grand Hypermarket. This market sells all items from Philippines, India, Pakistan, Egypt. Everything is in here in this market. Mga fresh na gulay, fresh na isda. Kaya dito ako malimit. And I have only 10 KD, kaya let's see kung ano-ano ang mga mapamili ko sa aking 10 KD. Yes, guys, we will do the grocery shopping for 10 KD only. And 10 KD is 1,900 Philippine peso. At dahil sa hirap ng buhay, natutunan ako mag-convert ng pera, o di ba? Minsan I buy 2 slices of fishes for 1 KD and I convert in peso, it's 197 pesos. Oh, di ba, dami. And in the Philippines, you can buy a bunch of fishes na kahit yung kapitbahay mo, you can invite for dinner, may sobra ka pa, may pang ano ka pa, may pang morning ka pa. So today I bought all essential needs ko lang, especially fruits, veggies, fish. Wala pala akong biniling fish dahil nga tambay ako, taong bahay, walang trabaho. Dahil it's school vacation and mahirap din mag part-time dahil napakahigpit ng Kuwait. So I decide to stay at home till my school is open, my work is open, no, diba? While doing grocery shopping, I'm checking din kung anong pwedeng isama sa cargo and sa awa ng Diyos. Isang lotion at asin ang lang talaga ang naikarga doon sa 10 KD ko na budget. At least meron, di ba? Alam nyo, I'm saving again para magpakargo dahil last time, yung last na karton na pinadala ko, hindi ko alam kung makakarating pa ba yun sa amin o hindi. Kasi yung company, yung cargo company na pinadalhan ko is nakasama dun sa listahan ng mga scammer na company cargos, yung mga walang license na cargo company. Nung una kong pagpapadala, okay din naman siya, nakakarating din naman sa awa ng Diyos yung mga cargos ko. Pero nung huli na, ay naku po Diyos ko, after 2 months, nabalitaan ko na lang na naisama pala sila sa ano, sa mga scammers ng mga cargo companies. Ay, Diyos na ang bahala dun, malay mo. Ihatid ng Diyos sa bahay namin yung aking karton, o, diba? The name of the company, of the cargo company is Orca Cargo, yun. Sige lang. Alakarin na lang siya. Bakit ka na kasi mangot? Ano ang posisyon mo dyan? So, hi guys! Malingki tayo today and ito ngayon yung mga inabot ng aking 1,900 or 10 KD. Ito mga napamili ko.
sa aking 10KD. Ayan. Dito tayo sa side. Mamaya na natin ilagay sa ref. So, this is it. Isang lotion. Tapos, yan. Aklo. Ito. Apat naman sana. Upo na maliit. Dalawang patata. Apat na orange. Lang yung mahal na kaya. Tapos sibuyas. Yung sibuyas magkano? 225 kilos. Tapos arabi. Ano pa? Isang bungkus na kangkong. Yan. Kalabasa. Dalawang pirasong ano. Tapos ito yung pinapabili ni Chucky. Ano ba tawag nito? Para siyang beans. Para siyang sitaw. Wala kasi dyan sa baba na may Indian store. Tapos saging, apat na piraso. Puro apat-apat, no? Tatlong lemon. Apat din na pirasong pears. Tapos grapes. Tapos tinapay. Tinapay din. Kubus. Diba? Bihon. Tapos yung mga spices ko. Ayan. Mura kasi ito. 150 pills lang. Kaya dalawa na kinuha ko. Asin. Nag-iimbak ako ng asin, guys. Kasi gusto ko magpakargo. So, gusto ko magpakargo ng mga asin. Tapos ito. Ayan. Dalawang liver. Isang manok na iluluto ko today. Lalaga ko siya. Yan yung paggagamitan ko ng aking tanglad, grass lemon. Grass lemon, lemon grass. Tapos lemon. Yogurt para sa akin to. Para sa akin naman lahat eh. Oh. Yan, my favorite. Wala kasi ito dyan sa may ano, sa may Indian store. Dyan lang yan. At saka, apat na pirasong cola. Yan, lahat ang napamili ko sa aking 10KD or 1,900 pesos in Philippine money. Tubig, dahil nga wala nga, hindi nga ako nakapunta ng, hindi nga ako nakapunta Malinki. Mini days. Na Malinki ako dyan lang sa may, ano, sa may Indian store. So, hindi ko mabibili lahat yung mga kailangan ko kasi, hindi pareho yung, ano, yung presyo at saka, yung mga gulay nila, hindi ko masyadong gusto kasi hindi siya fresh masyado. Hindi katulad dun sa ano, sa Grand Hyper na ang dami mo pagpapilian ano, yung mga fresh fruits. O, diba? So, mag-arrange muna ako ng aking ref. Ang pagkatapos, I'll be back with you. I'll be back to you. Char. So, story time tayo kung bakit nandito na ako sa bahay ngayon. Hindi na ako nagpa-part-time. Kasi nga, guys, I will be changing my work. Dilipat ako ng trabaho, so, at saka nagkaroon ng laws ng Canon dito sa Kuwait na pwede nang i-transfer yung 20 visa to 18 visa.
That's why nagpa-transfer ako ng ano ng 2018. So nag-change ako ng work. Iniwanan ko na yung dati kong work, yung mini school, hindi na ako magtatrabaho doon sa school opening. Lilipat na ako ng trabaho. I have some reasons kung bakit hindi na ako babalik doon. Although magta-transfer din sila ng visa ng 2018, pero I decide na hindi na ako babalik doon, mga personal na mga bagay-bagay, personal reasons, kaya I'm not going back there. So ngayon, ilang weeks din ako hindi nagtrabaho, hindi rin ako nag part-time, kasi nga medyo maraming mga cheche-buretche dito sa Kuwait, kasi nagche-check sila ng mga nagtatrabaho sa labas. So, better na mag-ingat na lang muna tayo. At saka yung masulan namin or supervisor namin sa Hapla, nahuli siya nung nakaraan. So, nag-decide na lang ako na dito na lang muna ako sa bahay. Total, Chucky can provide naman ng kung para sa food, na ibibigay niya naman yun eh. Nakakabili naman ng food. So, dito na lang muna ako sa bahay. At saka, meron pa naman akong naitabi for the construction of my house. Kaya, mas pinili ko na lang na mag-stay at home na lang muna hanggang matapos ma-transfer yung aking visa to 18. O, diba? It's a long journey from nolang visa, tapos nagkaroon ng 20 visa. At ngayon, binigyan ako ng chance ng Panginoon na makapag-transfer to 18 visa. So, i-grab ko na lang din, di ba? Sayang din naman. At saka, I have how many years pa bago mag-for good. Actually, nagde-decide na sana ako mag-for good. Pero, ngayon merong chance na makapag-change ng 18 visa. So, dito na lang muna ako. At saka, nag-offer sila ng 1 year, ng every year plane ticket. So, i-grab ko na lang din yun. Pwede na akong umuwi every year. Kahit meron na akong allowance na magkano. Hindi, makikita ko pa rin yung pamilya ko. At saka, hindi na rin siya magiging hassle kasi patapos na rin, okay na rin yung bahay namin. So, mag-ipon-ipon lang ng pera na pang bakasyon. Kasi meron naman ng plane ticket, di ba? Oh. So, that's it. Yun ang inabot ng ating 10KD or 1,900 pesos. Hanggang sa susunod muli, guys. Thank you so much. And don't forget to subscribe.